Hi, ako si Juan. Typical na estudyante lang ako nung nag-aaral ako. Excited lang ako sa school pag may mga art contest. Siya yung crush ko nung third year ako. Si Blue. O sige, pustahan. Hi, Blue. Hello, Juan. Bakit? May girlfriend na ako? Pwede ba tayo mag-usap? Sorry, pero kailangan ko pawiin yung sinabi ko kanina. Okay lang. Natanggap ko na. Pero masakit. Oh, Robert. Si Juan po. Ayun, hindi ko pa din makausap ng maayos eh. Ni hindi nga lumalabas ng kwarto niya eh. Ano ba nangyari? Si Robert, ang best friend ko. Yung tao na kasundo ko sa lahat ng bagay at kalokohan. Actually, hindi ko na nga maalala kung paano kami naging close eh. Hindi ba uso katok sa inyo? Ang baho mo. Hanip na to. Imo ka na nga, mabaho ka pa. Magliligo ka naman. Depress ka na nga, ang baho mo pa. Dahil ba yun doon sa 50 niyong pustahan? Hindi, no? Pumunta ka ba dito para mang asar? Hindi. O ano balak mo? Isang ligo ka ng absent, ha? Di ka napapasok? Pangik, gusto mong palayasin ako dito sa bahay? Eh, ano plano mo? Oh, Xerox copy yan ng lahat ng notes natin na na-miss mo. Alam mo naman siguro na finals week na natin next week, di ba? Uy, salamat, Dre. Tsaka si Blue pala, nagbigay ng... Pre, okay na, pre. Makinig ka muna. Ay, naku, bahala ka nga. Kung ayaw mo malaman, okay lang. Sige, naiintindihan kita. After nung nangyari sa amin ni Blue, ayoko nang may malaman o marinig tungkol sa kanya. Hindi ako nakapasok ng isang linggo noon after mangyari yun. Actually, hindi ko nga alam ba't ako hinahayaan sa bahay eh. Siguro napansin nila na may totoong pinagdadaanan ako. Paulit-ulit kong inisip yung mga nangyari. May mali ba? Ano bang pwedeng iba kong nagawa? May nasabi ba ako? Yung pakaramdam na sinisisi ko sarili ko sa lahat na nangyari. Finals week. Pumasok na ako kahit di pa talaga ako okay. Malungkot, pero mas malulungkot ako kung babagsak ako eh, diba? Kaya nag-take na lang ako ng exam. Actually, hindi talaga ako nag-review nun eh. Ni hindi ko nga binuksan yung notes na binigay sa akin ni Robert eh. Basta ang nasa isip ko lang, pumasok, mag-exam, tas umuwi na. Tinry naman akong patawanin ng mga barkada ko. Pero parang di ko pa feel talaga eh.
After ng exam week namin, halos wala naman nang gagawin. Pumasa naman ako sa mga exams ko. Di nga lang ganun kataasan. Then yung last day ng school year, eh yung pirmahan na lang ng clearance. Ang araw na ang hirap hanapin ng mga teacher. Asan na ba si Ma'am Sumera? Malay ko, nasa ilalim na yata ng lupa. Bakit kaya pag clearance ang hirap nilang hanapin, no? Oo nga eh. Parang inaantay ng mga teacher yung araw na to para makaganti sila sa atin eh. Kami naman ang hanapin nyo, mga ugok. Juan? Nabasa mo ba? Teka! Oo, hindi ko siya pinansin. Nagpanggap na wala akong narinig. Magulo pa yung isip ko at hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Siguro, dala na din ang pagiging immature ko at bata pa ako kaya ganun yung nagawa ko. Basta ang alam ko. Hindi pa ako okay. After ng last day ng school namin, umuwi muna ako ng probinsya para magbakasyon. Usually umuwi talaga ako ng probinsya kada bakasyon namin nung high school pa ako eh. Para dun magpahinga, at mas okay na din at least makapag-isip ako kahit papano. First day of school as a senior! Ang huling taon ng pagiging high school. Ay, pre! Uy, Juan! Actually, excited talaga kami magbabarkada pag first day ng school year eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, nag-aabang kami kung may magagandang transferees. Pre, ano? May naispatan ka na? Oo, kanina may nakita ako sa third year, dalawa. Maganda? Om Sim! Mga loko-loko talaga to. James! Cloud? Doon ko unang na-meet si Cloud. Pinakilala sa akin ng barkada ko si Cloud at kung bakit magbabarkada na sila. Sa aming magbabarkada kasi, ako lang yung transfer sa school namin nung first year high school pa lang kami. And sila, magkakaklase na since elementary pa lang. Kaya magkakakilala na talaga sila. Lumipat lang daw si Cloud nung nag-high school na sila dahil sa work ng parents niya. Kaya hindi na kami nagpang-abot. Kala namin di ka na babalik eh. Siyempre babalik pa din ako, no? Kamusta naman yung school na nilipatan mo? Ayun, okay naman. Masaya, lalo na pumasa ako sa varsity dun. Nax, varsity? Dito, varsity ka pa din? Oo, nag-tryouts na kami. Okay na nga eh. Yabang! Teka, si Blue pala. Ba't wala pa siya? Actually, napaisip ako kung bakit niya hinahanap si Blue nun eh. Uy, Blue! Uy, Blue! Huh? Cloud? Kamusta? Kailan ka pa bumalik? At dun ko nalaman, na-close pala sila.
Gusto mo bang malaman kung bakit sila ganyan? Wala akong pake. Sus! Wala daw pake, pero nakatingin. Alam mo naman siguro na classmate din namin niyang si Blue since LM, di ba? Close talaga yung dalawa niyan kahit dati pa eh. Oo, naalala ko nga nun kada Valentine's Day siya yung binibigyan ni Cloud ng card niya eh. Tsaka pag recess, di ba? Lagi silang sabay kumain. Kagaya ngayon, selos ka? Sus, matagal na akong tapos kay Blue pre. Dinilit ko na nga yung number niya eh. Talaga lang ha? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga time na yun. Kasi alam ko sa sarili ko, okay na ako. Naka-move on na ako. Ayoko na lang din masyado. Oh, so sorry. San ka ba kasi nakatingin? May iniisip lang, pasensya na. Juan? Hmm? Hindi mo ako naaalala? Poster making? Oh! Si Summer. For context lang ah. Every year since mag-high school ako, may nagagalap na inter-school poster making contest sa UP nun. At invited ang school namin to participate. Every year, isa ako sa representative ng school namin sa art department. At dun ko naalala na lagi kong nakakalaban tong maingay na to. Oh, kamusta talunan? Wow! Ganyan ka na pala mag-welcome ng transferee. Kagaling-galang ka nga naman na senior. Pag natalo mo ako, aayusin ko na pagtrato ko sa'yo. Talunan. Talunan. It was a typical school year for me nung fourth year na kami. Like everyday school routine. Pumasok sa umaga. Inaantok sa unang subject. Recess. Panggap-aral. Lunch break. Panggap-aral ulit. Then uwian. May epal nga lang. Hindi ko alam kung bakit ko laging nakikita tong babae na to eh. Hindi naman ganun kaliit yung campus namin pero lagi ko siyang nakakasalubong o nakikita. At everyday, mas napapansin ko din yung closeness ni Cloud at Blue talaga. Teka, kailangan ko pa ba talagang i-describe siya? Okay. Since iisa lang kami ng barkada, lagi ko din siyang nakakasama. Matangkad. Magaling mag-basketball. Siyempre, varsity eh. Okay naman siya sa academics. Pero di siya gwapo. Mas gwapo ako siyempre. Bakit ba lagi silang magkasama? Ano bang meron? Hindi ko madinay pero lagi ko ding nakikita si Blue kasama si Cloud eh. Like, ano bang meron sa kanilang dalawa at lagi silang magkasama? Pero teka, ano bang pakialam ko? Bakit ko ba iniisip to? Okay class, that's all for today. By the way Juan, next month na yung inter-school contest natin para sa poster making ha. Meeting tayo mamaya bago ka umuwi. Dumaan ka sa faculty, okay? Yes sir! Dumating na yung month ng inter-school contest. Usually, August to early September to ginaganap eh. And alam nyo na, excited ako syempre. Kasi ito yung event sa school na talagang nag-e-excel ako. Plus, it will be my last time kasi graduating student na ako. Oh, Juan, andito ka na pala. By the way, may bago ka palang teammate this year. Si Summer. Ikaw? Nawala sa isip ko na sumasali nga din pala si Summer every year din sa contest. Pero this year, iba na. Kasi teammate ko na siya. Okay, that's all. Any questions? So, paano yan? Teammate mo na pala ako. So, ano naman? Tatalunin pa din kita. Sir, nangangarap ng gising to. Gagawin ko mapait ang last contest mo kasi tatalunin kita.
Asa ka pa. Anyway, Juan, alam mo siguro protocol. Meeting every day, okay? Ang concept this year is economy. Di lang natin sure syempre, pero dun iikot yung team niyan. Kaya mag-research kayo ng current events, okay? Sir, kahit ako na lang pumunta dito, kaya ko naman pong mag-isip ng concept eh. Grabe, mahangin pala dito sa office niyo, sir. Baka matalo tayo niyan, sir, pag sinama natin to sa meetings. Hoy, tanda, hindi rin kita kailangan. Sir, I can manage po. Ay, nako. In the end, wala naman akong nagawa. Required yung meetings eh. So, everyday after class, nag-meet kami ni Summer. Though, para kaming aso at pusa. What do you think? Gears? Economy eh. We can put that to symbolize yung gears sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ay, typical mind. Kaya katalunan eh. Alam mo, napipiko na ako dyan sa pagtawag mo sa akin ng talunan eh. May pangalan ako. Summer. Summer. Okay? Oh, sorry. May pinapatid lang sa akin si sir. Nakaka-istorbo ata ako. Sige. Hindi ako nakapagsalita. Gumulo lalo yung utak ko after mangyari yun. Naghahalo-halo na kasi lahat. Lagi ko nakikita si Blue kasama si Cloud. Bothered ba ako? Ay. Then after class, busy naman ako sa preparation para sa contest kasama si Summer. Kahit palagi kaming nagtatalo. Tumagal yung ganung routine ko sa school ng isang buwan. Yung may dalawang bagay na nangyayari sa buhay ko nang sabay. Sige, Juan. Una na ako. Uy, sige. Daan lang din ako sa room namin saglit. May naiwan ako eh. Sige. Bye! Pwede ba kitang ligawan? Ha? I mean, alam mo naman siguro yung nararamdaman ko sa'yo since elementary pa lang tayo. Pinilit kong bumalik talaga dito para sa'yo. Liligawan? Teka, almost 2 months pa lang since nagpasok na. Ganun pa talaga sila ka-close? Lagi silang magkasama. Pero di ko naman expect na, teka, ano bang pake ko? Tapos na kami ni Blue. Ni hindi nga kami nakapagsimula eh. See you tomorrow? Bakit? Anong meron bukas? Oh, okay ka lang? Parang di ka nakatulog ah. May nangyari ba sa'yo kagabi? Haha,
Sir, di na nakatulog to sa sobrang kaba. Huwag kang mag-alala, bubuhatin kita. Buwisa talaga sa buhay ko to eh. Oh, punta na kayo sa hall. Magsisimula na yata kayo niyan. Pupuntahan ko lang yung Frisbee team natin. Alam niyo naman na siguro yung daan papunta sa hall, di ba? Yes, sir. Ako bahala. Tara! Okay, you may start. 3 hours to finish. Yun yung time limit ng contest. Meron kaming sari-sariling table. Bring your own materials and equipment, syempre. Excited na excited ako kahit puyat at medyo magulo yung utak ko nung time na yun eh. Kung ano-ano kasing naiisip ko. Pero kailangan kong galingan pa din. Hindi para talunin si Summer ha. More on para i-represent yung school namin, syempre. Psst, psst. One, uy! Look at this. Ay nako, ang yabang talaga. Pero in fairness ha, maganda naman yung concept ni Summer. Sobrang gulat ko sa nangyari, napatayo na lang ako bigla. Sabay dala ng tissue sa table ni Summer. Tinray ko yung best ko para punasan at hindi mapunit yung gawa niya eh. Halos patapos na siya sa entry niya. Okay ka lang? Nabasa ka ba? May tissue pa ako dito. Yung entry ko. Is everything okay? Ma'am, natapunan po yung entry ng teammate ko. Pwede po bang ulitin niya na lang? Aksidente naman po yung nangyari. I'm sorry. We have strict rules here. Actually, bawal nga magdala ng pagkain or drinks talaga dito eh. Kaya hindi natin pwedeng gawing excuse sa mga judges yung drinks niya. Alam nyo naman siguro yung protocol, di ba? You should be always careful on your work. Hindi na namin sagot yung mga ganyan. Pero ma'am, patapos naman na po yung teammate ko, kita nyo naman. At aksidente lang po yung nangyari. Pwede nyo po ba siyang pagbigyan? I'm sorry, pero no. Pwede nyo pa din naman ipasa yan eh. Patuyuin nyo na lang. One. Huwag kang mag-alala. Pwede pa tong entry mo. Konti lang naman yung natapon eh. Maayos pa natin to. Huwag mo nalang drawingan yung part na nabasa, okay? Baka kasi mapunit eh. Tinray ko yung best ko para maayos yung entry ni Summer. Ni hindi ko na nga naisip yung sarili kong entry eh. Hindi ko siya pwedeng tulungan sa artwork niya, pero pwede ko naman siyang tulungan patuyuin at mapaayos yung paper niya. Hanggang sa maubos yung oras ng contest. To all participants, thank you for joining this year's inter-school contest. We will be announcing the winners after a short break. Malungkot, kasi hindi kami nakapagpasa ng maayos. Pero ganun talaga eh. Hindi na din kami nag-expect dun sa awarding ceremony. Kasi alam namin, talo na kami. Sorry. Sorry pati ikaw na Damay, hindi mo natapos yung entry mo. Ang kulit ko kasi. Natapon tuloy yung kape ko. Ay, yung pampalakas ko sana, naging kahinaan ko pa. Contest lang yan, ano ka ba? Plus, pwede ka pa naman bumawi next year eh. Pero ikaw, last year mo na to eh. Okay lang, masaya pa din naman ako eh. Tsaka mas nag-enjoy ako this year, kasi may nakasama ako. Hey! Thank you. Thank you kasi hindi mo ako pinabayaan kanina. Ayoko na din mag-sorry kasi parang ang lungkot lang eh. Kaya, thank you na lang. At least, positive, di ba? Masaya lang, smile lang, kaya, salamat. Wala yun. So, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Friends. Best friends. Best friends agad? Bilis mo naman.
Oo, una na kami. Sige sir, ingat po kayo. See you sa Monday, bes. Bye. Sige, bes, ingat. Sino kaya to? Can we talk? Teka, parang familiar yung number ah. Minsan sa buhay, akala mo alam mo na lahat. Pero hindi pa pala.